Magandang hapon sa ating lahat. Tumayo ang lahat para sa panalangin. Binibining mo ba, maaari ka bang pumaharap at pagunahan mo ang ating panalangin? Magandang hapon ulit sa ating lahat. Sino ang lumiban ngayon? Wala po, ma'am. Mabuti naman. Kung gayon, nais ko lang balikan ang mga tinalakay natin noong nakaraan. Sino ang makapagbibigay kung ano ang tinalakay natin noong nakaraan? Magaling. Sino ang makapagbibigay ng kahulugan ng filosofiya batay sa tinalakay natin noong nakaraan? Ikaw, binipining Mindanya. Ang salitang filosofiya ay nagmula sa salitang Griego na philos na nangangahulugang pag-ibig at sophia nang ibig sabihin ay karunungan. Sa madaling salita, ang filosofiya ay nangangahulugang pag-ibig sa karunungan. Mahusay, mukhang may natutunan ka talaga. Sino pa ang makapagbabahagi? O ikaw, binibining Malaki. Ang filosofiya ay isang doktrina na gumagamit ng hanay sa pangangatwirang lohikal at pamamaraan tungkol sa mga abstract na konsepto tulad ng katotohanan at etika batay sa agham, mga katangian at epekto ng mga bagay-bagay sa tao at sa mundo. Magaling! Tinalakay rin natin ang ilan sa mga tanyag na pilosopo. Sino-sino ang mga ito? Magbigay ng 5. Ikaw, Ginoong Lumboy. Ang tinalakay po natin ng mga pilosopo noong nakaraan ay sina Thomas Aquinas, Aristotle, Confucius, René Descartes at Karl Marx. Mahusay! Maraming salamat sa iyong partisipasyon. Bago tayo dumako sa ating formal na talakayan, meron akong inihandang gawain na makapagbibigay alam sa inyo kung ano ang paksang tatalakayin natin sa araw na ito. Meron akong ibibigay sa inyo ng mga pinaghalong letra na kung saan kailangan nyo itong buuhin sa loob lamang ng 2 minuto. Ang makapagtatapos sa itinakdang oras ay magkakaroon ng 10 puntos. Nakuha nyo? Opo, ma'am. O sige, ang oras nyo ay magsisimula na. Tapos na ang inila ang oras para sa inyo. Ano ang nabuo niyong mga salita? Mahusay. Salamat sa inyong partisipasyon. Ngayon, subukan natin ang inyong kaalaman. Sa hapon na ito ay tatalakayin natin ang mga sangay ng pilosopiya. Ngunit bago ang lahat, kumuha muna kayo ng 4 na bahagi ng papel. Sagutan ang mga sumusunod na katanungan sa loob lamang ng 5 minuto. Unang katanungan, ilan ang pangunahing sangay ng pilosopiya at ano-ano ang mga ito? Tapos na ang inilang oras, ipasa sa harapan ang papel. Batay sa inyong mga kasagutan, alam kong mayroon na kayong taglay na kaalaman tungkol sa paksa na tatalakay natin ngayon, hapon na ito. Sino ang makapagbibigay ng sangay ng pilosopiya? O ikaw, binibining gawat, magbigay ng 1. Metapesika. Tama. Sino pa? Ikaw, Ginoong Lumboy. Epistemolohiya. Magaling. Mayroon pa? Sige, ikaw, binibining sumbiran. Lohika. Magaling. Maraming salamat. Lahat ng inyong binanggit ay tama. Sa hapon na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 5 pangunahing sangay ng pilosopiya. Ito ay ang epistemolohiya, metafisika, lohika, etika, at estetika. Sa pagtatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang 1. Matutukoy ang mga sangay ng pilosopiya. At 2. Napapahalagahan ang tungkulin sa bawat sangay ng pilosopiya. At ang 3 naman ay nagagamit ito sa pang-araw-araw na mga gawain. Unang sangay ng pilosopiya, maaari bang pakibasa binibining mo ba?
Maraming salamat. Ang epistemolohiya, ito ay ang pag-aaral tungkol sa pinagmulan at saklaw ng kaalaman kung paano natuto ang tao sa kanyang paligid at kung paano natin ito natutunan. Minsan, sa sangay na ito, naitatanong natin kung ano ang alam natin sa mundo. May alam ba tayo? Sapat na ba ang kaalaman natin? Mayroon tayo? Mayroong dalawang kategorya ang epistemolohiya, ang rasyonalismo at empirisismo. Rasyonalismo ay diniin na dahilan ang pinakamahalagang elemento sa pagkatuto. Ang kaalaman ay natatamo sa pamamagitan ng pag-iisip. Sa kategorya na ito ay pinaniniwalaan na ang tao ay pinanganak na mayroong taglay na kaalaman at ito ay napapaunlad sa pamamagitan ng karanasan. Samantala ang paniniwala ng empirisismo ay lahat ng kaalaman ay natatamo sa pamamagitan ng mga pandama. Ayon nga sa pakahulugan ni John Locke, ang isipan ay isang blank slate. Mula sa kapanganakan, kaya ang kaalaman ay matatamo mula sa mga karanasan. Naiintindihan ba? O sige. Sa pangalawang sangay ng pilosopiya, maaari bang pakibasa binibining sumbiran? Okay, maraming salamat. Ang metafisika, ito ay ang pag-aaral tungkol sa pinagmulan at katotohanan sa mundo sa ating paligid. Saklaw nito lahat kung ano ang mayroon sa mundo. Dahil sa pag-aaral na ito, masasabi natin kung ang mundo ba ay totoo isang ilusyon lamang. Ito ang nagsisilbing pundasyon ng pilosopiya dahil kung wala ito, hindi natin malalaman kung ano ang katotohanan at saysay natin sa mundo. Hindi tayo matututo mamuhay ng normal tulad ng nararapat at meron tayo ngayon. Kung wala ang pag-aaral na ito, hindi natin makikita ang tunay na kagandahan ng mundo at lahat ng kaalaman ay walang saysay. Kaya sa kabuuan, ang metapesika ay tungkol sa mga bagay na di nagbabago. Ang katotohanan, baliktarin natin ang mundo, hindi natin maaaring baguhin ang katotohanan at ganun ang realidad ng mundo. Tulad ng mga katanungan na mayroon ang mga ibang pilosopo, kung may Panginoon ba talaga? Oo, wala tayong nakikita na Panginoon, pero alam natin na totoo na mayroong Panginoon. Ang katotohanan hindi lamang tungkol sa kung ano ang nakikita natin sa pisikal na kaanyuan ng tao at mundo, kundi pati na rin sa di natin nakikita ngunit pinaniniwalaan natin. Ngayon, dumako tayo sa pangatlong sangay ng pilosopiya. Binibining gawa at maaari bang pakibasa sa bahaging ito? Ang lohika, ito ay isang formal na agham na nag-aaral tungkol sa istruktura o anyo ng pag-iisip ng tao, tulad ng panukala, konsepto at pangangatwiran upang makapagtatag ng mga wastong batas at prinsipyo at magkaroon ng pamantayan sa katotohanan. Ito'y nangangahulugan na ang isang bagay ay sumusunod sa mga patakaran o proseso at sa paraang ito ay maaasahan natin na ito'y mayroong magandang kalalabasan. Kung tayo'y naghahangad ng magandang resulta o kalalabasan, kailangan nating dumaan sa proseso. Mayroong dalawang uri ang lohika, ang impormal na lohika at formal na lohika. Ang formal na lohika ay pag-aaral tungkol sa teknikal na sanggunian sa pamamagitan ng paggamit ng mga sistemang didaktibo at formal na wika at semantika. At ang impormal na lohika naman ay pag-aaral tungkol sa likas ng mga pangangatwiran at mga sistema ng pagtatalo sa pamamagitan ng wika at pang-araw-araw na pag-iisip. At ngayon dumako tayo sa pang-apat na sangay ng pilosopiya. Binibining gawa at pakibasa po. Ang etika, ito ay isang sangay ng pilosopiya na pinag-aralan ang pag-uugali ng tao at ang ugnayan nito sa mga pahiwatig ng kabutihan at kasamaan, tuntunin sa moral, tungkulin, kaligayahan at pangkaraniwang kapakanan.
Ang papel ng etika ay ang pag-aralan ang mga utos ng moralidad, tungkulin at kabutihan na gumagabay sa pag-uugali ng tao tungo sa kalayaan at hustisya. Ang etika ay malapit na nauugnay sa moralidad, ngunit ito ay naiiba mula rito. Ang moralidad ay tumutukoy sa mga pamantayan na pinagtibay ng tradisyon, habang ang etika ay isang disiplina na sumasalamin sa kung anong aksyon ang magiging tama at nararapat. Malinaw ba? Opo, ma'am. Ang panglimang sangay o ang panghuling sangay ng filosofiya ay ang estetika. Ang estetika ay sangay na nag-aaral tungkol sa kakanyahan ng kagandahan at ang pag-unawa ng individual sa kagandahan ng sining. Ang salitang aesthetic ay nagmula sa modernong Latin na aestheticus na nangangahulugang pag-unawa o pagiging sensitibo sa pamamagitan ng pandama. Estetika ay may iba't ibang kahulugan. Depende sa konteksto kung saan ito ginagamit. Bagaman ang lahat ay umiikot sa pag-unawa ng kagandahan. Sa pang-araw-araw ng mga konteksto, ginagamit ito upang sumangguni sa pisikal na kaanyuan ng isang tao o bagay. Halimbawa, ang paglalagay ng basura sa harapan ng pintuan ay nakakaapekto sa kagandahan at kalinisan. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Sino ang may katanungan o klarifikasyon? Tandaan na ang tinalakay natin ay may limang sangay ng pilosopiya. Ang lohika, estetika, etika, metapesika at epistemolohiya. Kung wala ng katanungan, ay magkakaroon tayo ng pangkatanggawain. Hahatiin natin ang klase sa limang pangkat, kaya magbilang kayo mula sa kanan. Magsitayo ang lahat at pumunta sa inyong mga kagrupo at magtalaga ng isang leader sa bawat pangkat. Ang bawat pangkat ay maghahanda ng isang buong papel. Sa itaas ng papel ay isulat ang pangalan ng bawat membro. Malinaw ba? Limang sangay ng pilosopiya ang tinalakay natin. Sa unang pangkat, ito ang inyong magiging katanungan. Ano ang kahalagahan at tungkulin ng epistemolohiya? Paano natin ito magagamit sa pang-araw-araw na gawain? At para naman sa ikalawang pangkat, ano ang kahalagahan at tungkulin ng metapesika? Paano natin ito magagamit sa pang-araw-araw na gawain? At sa ikatlong pangkat naman, ano ang kahalagahan at tungkulin ng etika? Paano natin ito magagamit sa pang-araw-araw na gawain? Sa ikaapat na pangkat naman, ano ang kahalagahan at tungkulin ng lohika? At paano natin ito magagamit sa pang-araw-araw na gawain? At sa panglimang pangkat, ano ang kahalagahan at tungkulin ng estetika? At paano natin ito magagamit sa pang-araw-araw na gawain? Ang iyong mga sagot ay isulat sa inyong mga papel. Mayroon kayong 10 minuto at pagkatapos ng itinakdang oras ay ipapasa ng bawat leader ang inyong grupo ang papel. Malinaw ba? Ang sumusunod ay ang magiging pamantayan ng inyong output. Pagkakaorganisa 10 puntos, nilalaman 20 puntos, gramatika 20 puntos, at ang kabuuan nito ay 50 puntos. At ngayon, dumako tayo sa isahang gawain. Kumuha ng isang kalahating bahagi ng papel. Sagutan ang mga sumusunod na kahilingan. Kapag tapos na, ay maaari nyo nang ipasa ang inyong mga papel sa harapan ng walang namumuong ingay. Nandito na ba lahat ng papel? O sige. Mayroon akong iiwan sa inyo na takdang aralin at ipapasa nyo ito sa susunod na natin na pagkikita. Sagutan ang mga sumusunod na katanungan batay sa inyong natutunan. Tapos nyo na bang kopyahin ang inyong takdang aralin?
Paalam na sa lahat.